sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, nagbibigay ng kaliwanagan sa aming isipan. Tago niyo ako patuloy sa likuran ng iyong krus at pangalan mo lamang, Ama, may taas at wala kaming ibang ahangarin, kundi sambahin ka sa maghapong ito. Tawang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo po'y makaupo. Ito po ay naisulat ni Apostol Pablo para sa kanyang kamanggagawa na si Tito, at ang letter po na ito, epistle o sulat, ay nakarating o naisulat ng mga bandang 60s AD between sa pagkakakulong ni Pablo, sa unang pagkakakulong ni Pablo hanggang sa ikalawang pagkakakulong niya. At hindi po ito nabanggit sa aklat ng mga gawa. Makita po natin na tinatawag din po itong pastoral letter. At ang pastoral letter nito ay mga instruction po paano mamuhay ang isang Kristiyano at ang standards ng mga elders at deacons sa isang iglesia. So hawig po ito sa sulat kay Timoteo. May kita rin po natin kung paano binasag ni Pablo ang mga maling katuruan at pagpapakita rin ito na mahalagang mahalaga sa isang iglesia ng isang elder ay maituro ang tamang teolohiya. At kasama po dyan ay may pakita ni Pablo yung hindi mapaghihiwalay na koneksyon ng pananampalataya at pamumuhay. Ang pananampalataya ay dapat sinasabayan ng pamumuhay. Kung paano sinabi ni Santiago, faith without action is dead. Ang pananampalataya walang gawa ay patay. Kailangan ito'y maipakita sa pananampalataya, sa gawa ang pananampalataya. So, our belief and behavior should and must and always go hand in hand. Hindi mapaghihiwalay ang ating pananampalataya sa ating pamumuhay. Hindi pwedeng nagpo-profess ka ng pangalan ni Kristo, pero ang pamumuhay mo ay parang sa dyablo. Hindi po yon consistent sa isang Kristiyano. Ngayon po, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, nais ko lang po kayo dalihin sa isang konsepto na kung saan ito po ay naging prevalent nung Roman Empire nung sa panahon nila Pablo at ng mga nauna pa, ay makikita natin na ito yung dahilan kung bakit lumawak ang imperyo ng Roma. At ang tinatawag po dito is the triumvirate system. Ano po ba yung triumvirate system o yung gobyerno ng triumvirate? Ang triumvirate, kung maalala nyo po sa inyong social studies, ay ito po yung grupo ng mga leader sa isang bansa o sa isang estado. Example po, ang unang triumvirate na nabuo ay sa pangunguna po ni Julius Caesar, ni Pompey at ni Crassus in 60 BC bago pa maisulat yung letter ni Paul kay Tito. At ang ikalawang triumvirate naman ay ang koalisyon na binubuo ni Antony, ni Lepidus at ni Octavian noong 43 BC. So sa madaling salita, kung paano lumawak ang imperyo ng Roma ay hindi ito dahil sa iisang emperor lamang o emperador lamang. Ito ay hango sa pagkakaisa ng tatlong mga malalakas, makapangyarihang mga tao na instead na magpatayan sila, talunin na sa isa, ginawa nila ang nararapat na pagkakaisa upang maganap sa isang bandang malawak at makapangyarihang imperyo. Pero makita natin, there is also a bad thing sa triumvirate na ito sapagkat ang nagkakaisa ay mga tao lamang. At sa pagkakaalam natin, the last time I checked, men are not infallible. Ang tao ay hindi bumabagsak. Ang tao ay nagsisinungaling, naiinggit, nagagalit, nanlalamang, at kapag ito ay unti-unting lumabas, ang mga aspeto na ito sa pamumuhay ng isang tao, lalo na kung ang tao ay hindi nakakilala sa Diyos, it's just a matter of time that a state will collapse or the unity of the triumvirate will collapse. At ganyan nga po nangyari. Hindi naging eternal ang kapangyarihan ng Roma. Dumating sa pagkakataon na sila mismo ay naglaban-laban. Minsan, maglalaban-laban ng tatlo. Minsan naman, magkakampihan. At eventually, nag-aagawan po sila ng posisyon ng kapangyarihan. Nakalulungkot isipin na dahil po sa ganong klaseng setup, ay
makikita natin na walang kapag-asa ang tao magkaroon ng eternal na kapayapaan o lasting peace and prosperity, lalo kung iaasa natin to sa isang gobyerno ng tao. Ngunit merong isa na nalalaman natin, hindi ko tatawagin triumvirate because this is more than a triumvirate. Nalalaman natin na pagkakaisa na kung saan ito ay eternal, ito ay nagliligtas at nagpapanatili ng kanyang mga niligtas. At ito'y walang iba kundi ang Trinidad na Diyos. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang sermon po nito ay hindi naglalayo na balang kasi isa-isa kung ano nga ba ang merits ng Trinity. O magbigay ako sa inyo ng mga proof text ng Trinity. Ito ay hindi naglalayo na pasubalian o pasinungalingan yung mga umaatake sa Trinidad na ating paniniwala. Ngunit ito ay pagpapaintindi sa atin sa isang simple at biblical na paraan kung paano ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na nagligtas sa atin ay nagkakaisa para maitaas ang kanyang pangalan at mapanatili ang kanyang gloria. Ang tanong ngayong hapong ito ay aware ba tayo na ang pagliligtas ng Diyos ay galing sa kapangyarihan ng Trinidad na Diyos? At kung paano ang triumvirate ng mga tao ay sinubukan nilang patatagin ng isang makapangyarihang estado o imperyo ay nagfail, makita natin ang Trinity ng Panginoong Diyos has been existing in eternity past at dire-diretso ito in eternity future, consistent at walang makatatalo at walang makakapagpabagsak. Ngayon po, nais ko munang bigyan kayo ng punto na sa pag-aaral po ng mga scholar, the word that was used in Genesis in the creation story has been consistent in the belief of one God. Isa lang ang Diyos sa tinuturo sa Biblia, sa Old Testament, and sa New Testament. Eh, Pastor, akala ko ba isa lang ang Diyos? Bakit merong tatlo? May Anak, Ama, may Espiritu Santo. Eh, di tatlo yung Diyos. Dito natin makikita yung konsepto ng Godhead. Meron ka bang makikita na Trinity na word sa Biblia? Naturally, wala kang makikita ng Trinity na word. At kagaya ng maraming salita na konsepto sa Biblia na walang isang salita na ginagamit. Pero makikita natin yung katotohanan ng Trinidad mula sa Old Testament hanggang New Testament. Simplihan natin. When God created the heavens and the earth, He said, "Let us." It's always been us. U.S. Tayo. Natin. Ganapin natin, gawin natin. Maglikha tayo. Bakit po laging plural? Sinong kausap ng Diyos? Sabi ng mga ibang theologian na hindi naniniwala sa Trinity, kausap ng Diyos ang mga anghel. Pero hindi kinakailangan ng Diyos ng anghel para gumanap at magplano. The word of God, or the word God in the Old Testament, in the book of Genesis, kapag binalikan natin yung literal na translation is Elohim. And the word Elohim that refers to God is plural. At ito po ay consistent, naiintindihan ito ng mga Hudyo, na ito'y plural hindi dahil maraming Diyos, ngunit may isang Diyos na may tatlong persona. Kaya nga sa paglilikha niya, sinabi niya, sa paglikha niya ng tao, "Let us make man in our own image." The words, "Let us make man in our own image," ay pagpapakita ng Trinidad na Diyos sa paglilikha. Ito ay plural, hindi dahil may tatatlong Diyos o maraming Diyos, ngunit naniniwala tayo that there's only one God in revealed in three persons. Kailangan nating maintindihan na ang Ama ay iba sa Anak at ang Anak ay iba sa Ama. Pagpasensya nyo, ha? Sabayan nyo ako na lang. At ang Banal na Espiritu ay iba sa Anak at ang Anak ay iba sa Banal na Espiritu. At ang Banal na Espiritu ay iba sa Ama at ang Ama ay iba sa Banal na Espiritu. Tatlong persona na may magkakaibang distinct functions. Meron silang magkakaibang
gawa sa paglilikha at sa pagliligtas, ngunit iisang Diyos. Sila ay may distinct persons or personality. The Father is the Father, the Son is the Son, and the Holy Spirit is the Holy Spirit. Hindi nag-split personality ang Ama na siya ang Ama at siya rin ang Anak. Na siya ang Espiritu at maya-maya siya rin ang Diyos Ama. Hindi po siya nagpapalit ng kaisipan, ngunit meron siyang pagpapakilala kung sino siya sa pagkakakilala ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, ngunit iisang Diyos. At ang tatlo pong ito sa Godhead o sa Trinity o sa Triune Godhead ay may pare-parehas na pagiging Diyos. Lahat po sila ay may pagka-Diyos. Sila ay Diyos. Lahat po sila ay may kapangyarihan bilang Diyos. Lahat po sila ay nagkakaisa. Lahat sila ay banal. Hindi sila nagtutunggali sa isa't isa, ngunit sila ay nagkakaisa. Kumpara natin sa triumvirate. Sila may pagkakaisa hanggat ang kanilang mga interes ay napangyayari. Ngunit dahil ang triumvirate ay binubuo ng mga tao na makasalanan, kapag nandiyan na ang ganid, ang galit, ang puot, ang pagkaingit, sila mismo ang nagkakagatan. Now in the modern era, back in 1930s, there was another triumvirate na binuo noong World War II. At ang triumvirate na ito ay binubuo ng Axis powers. The major players in the Axis powers to World War II ay ang Germany ni Adolf Hitler, ang Italy ni Benito Mussolini, at ang Japan ni sa imperyo ni Hirohito. Itong tatlong bansa na ito ay naglayo na sakupin ang buong mundo. Nagtagumpay ba sila? Hindi. Hindi sila nagtagumpay, ngunit sila ay nagupo, natalong kanilang pagsasama-sama, at sila ay natapos ang kanilang pagkakaisa. Compared to the triune God from eternity past who has been consistent in creating and saving His creation, the Lord has been victorious in all His battles. The Lord has been consistent as well sa Kanyang mga pangako. Ngayon po, tignan po natin kung paano natin babalangkasin ang paghahayag ng kaligtasan ng isang mananampalataya. Sabi po sa binasa nating teksto, but when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His mercy, by the washing of the regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ, our Savior. Sa maikling talata pong ito, sa dalawang talata na ito, makikita po natin ang pagkilos ng tatlong persona ng Diyos. Wala tayong mababasa ditong kumpleto na Ama, Anak, at Banal na Espiritu na pinangalanan kung alin-alin ang kanilang ginanap. Ngunit sa ating pag-aaral, mababalangkas natin kung paano nila ginanap ang pagliligtas sa atin. Hindi na mapapasubalian na ang Diyos ay gumawa. Siya ay naglikha. From the book of Genesis, pinakita doon na in the beginning, it was God. God made the heavens and the earth. And God said, let there be light, and there was light. Now, in John, pinakita naman po sa panimula ng sulat ni Juan na ang iwanag, ang verbo, ang salita, ay si Kristo. Ito'y sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Aba na nagwika, let there be light, and there was light. Yung sasabihin nila, ang ilaw pala ay si Kristo at siya ay ginawa lamang ng Ama. So hindi siya Diyos. Hindi po. Maintindihan natin, kung babasahin po natin, tayo ay pumunta sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, napakaganda po ng pagkakawika dito. Sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino yung verbo na ito? Sabi po, He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man
sent from God, whose name was John. He came as witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light, the true light that gives light to everyone coming to the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision or husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. It was the Word of God that was with him from the beginning. It was the Word that was God, and it was the Word that became flesh. At pinakita dito in verse 14, the Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Who is this? Let's continue reading. John testified concerning him. He cried out saying, "This is the one I spoke about when I said, 'He who comes after me has surpassed me because he was before me.' Out of his fullness, we all have received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, but the one and only Son, who himself God." Sino daw yung bugtong na anak? Na salita ng Diyos? Na kasama ng Diyos? Na siya mismo ay Diyos? At pinadala ng Ama, bugtong na anak na nagkatawang tao? Sabi, this Word, this light, this man, this is Jesus Christ, the one and only Son, who is himself God. Continue natin. And is in closest relationship with the Father, has made him known. Na may malapit na koneksyon, relasyon sa Ama. Nakita natin yung pagiging Diyos ni Jesucristo. Napilit pinapasubalian ng maraming tao. Bakit? Kung mapapatunayan natin o kung mananampalataya ang tao na si Kristo ay Diyos, anong mangyayari? Ano sa tingin nyo ang mawawala sa isang tao na naniniumpalataya na si Kristo ay Diyos? Sasamba ba siya sa ibang Diyos? Hindi, sapagkat si Kristo ay iisa sa Ama. Ang Ama at ang Anak ay iisa. At kung iisa lang Diyos, hindi tayo sumasamba sa ibang Diyos. Pagkat naniniwala tayo na iisa lang ang Diyos na may tatlong persona. Nandito pa lang tayo sa Anak at Ama. May kita na natin na consistent ang Biblia from beginning in Genesis hanggang sa New Testament, pinatutunayan na ang Diyos ay Trinidad. Doon muna tayo sa Ama. Balik po tayo. Ang unang nais kong maintindihan natin sa kabuuan ng ating pag-aaral ngayon, ang pinakamensahe natin ay kung paanong ang paglilikha ng sanlibutan ay gawa ng Trinidad na Diyos, gayon din sa kaligtasan ng tao. Kung paano ang Diyos ay naglalang ng langit at lupa sa pamagitan ng Trinidad, ganun din po sa kaligtasan ng tao. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay tumatanggap ng gloria bilang iisang Diyos sa kaligtasan ng tao. Hindi tinatanggi ng Ama na huwag niyong bigyan ng gloria ang Anak sapagkat ako lang dapat ang may gloria. Hindi. Nandoon ang kanyang kagalakan na maitaas ang pangalan ng kanyang Anak. Bakit? Kasi ang Ama at Anak ay iisa. Sila ay isang Diyos. Ganun din naman ang Banal na Espiritu. Hindi na insecure ang Banal na Espiritu sa Anak. Nasasabihin niya, gagawa ko ng sarili kong eksena kasi ako'y Diyos din at ako'y Espiritu Santo. Gagawin ko yung gusto ko. Hindi. Contrary to the popular belief of the charismatics that the Holy Spirit is so, parang kung anong trip niya gagawin niya, hindi.
ang banal na espiritu ay may pagpapasakop sa anak na nagsugo. May pagpapasakop sa ama na nagsugo. Ngayon, kung ang Diyos Espiritu Santo ba ay magpasakop sa Diyos Ama at Diyos Anak, ay mas mahina siya? O hindi sa Diyos? Hindi. Ito yung pagpapatunay lamang ng paggalang, pagpipitagan at pagmamahalan ng iisang Diyos. Kaya gumagana ang Trinidad sa pagiging Diyos. Kung bakit nag-fail ang triumvirate, kung bakit nag-fail ang Axis powers, bakit? May kanya-kanya silang agenda. In the modern times of the Axis powers, Japan wants to dominate the whole world. Italy wants to dominate the whole world. Hitler in Germany wants to dominate the whole world. Nagsama-sama lang sila para matalo yung pinakamalakas na kalaban. But eventually, kapag natalo nila yung pinakamalakas, sila naman yung magpapatayan. And that cannot be seen in the Trinity of God. Hindi natin makita naglalaban-laban ng Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Pagpapakita ito ng kabanalan. This is a holy Trinity. Hindi ang Trinidad ay si Jose, si Maria, at ang anak na si Kristo. Hindi po yun ang Holy Trinity. The Holy Trinity is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang unang punto po natin ngayong umagang hapong ito sa ating teksto ay ang Diyos Ama ang nag-ayos ng ating kaligtasan. He arranged our salvation. Makita natin sa natural na pamilya, ang Ama ang nag-lead. Ang Ama ang nagbibigay ng direksyon, ng nagsusugo sa anak, bumili ka ng suka o kung ano paman, o minsan nanay, no? Pero ang nanay ay nagpapasakop din sa Ama. Ito ay very poor description of the submission of the triune God to each other. Hindi sapat. Dahil kakaiba at very unique ang Trinity na relationship. Wala tayong maikukumpara dito. Kaya kukulangin, kumbaga, ang ating isipan para lubusan natin maintindihan kung anong Trinidad. Pero maintindihan natin na ang Diyos Ama ang nag-ayos para sa ating kaligtasan. Ang Ama ang nagsugo ng bugtong niyang anak na si Kristo Jesus. For God so loved the world. Gayun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinong umibig? Gayun na lang ang pag-ibig ng Diyos. Anong sinugo o sinong sinugo? Ang anak. Kung may nagsugo, sino yon? Kung may sinugong anak, may nagsugo na ama. It is the God Father who sent His Son, Jesus Christ. Pagpapatunay na tayo inibig ng Diyos. Pangalawa, makita natin, sumusunod si Kristo Jesus sa kalooban ng Ama. Ang Ama ang nagsugo kay Kristo at si Jesus Kristo ay nagpapasakop sa Ama. Napakagandang relasyon. Wala siyang gagawin, wala siyang sasabihin kung hindi ito galing sa Ama. Kaya makita po natin sa text natin, but when the goodness of the loving kindness of God, yung pag-ibig, mabuting hangarin ng Diyos na tagapagligtas ay nagpakita, niligtas niya tayo. He saved us. Hindi dahil sa mabuting gawa natin, not because of works done by us in righteousness, but according to His mercy. Dahil sa kanyang awa. Sa pamamagitan ng ano? By the washing of regeneration and the renewal of the Holy Spirit. So our second point this afternoon, hindi lamang ang Diyos ang nag-ayos ng ating kaligtasan, ang banal na Espiritu ang kumilos sa paghuhugas at pagbabago na dumarating sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nakita natin sa unang punto natin na ang Diyos ang nag-ayos ng ating kaligtasan, ang Ama nagsugo sa anak, at si Kristo Jesus ay sumusunod sa kalooban ng Ama. Pero ang punto po natin doon, makita natin, ang Diyos Ama ang nagsaayos ng ating kaligtasan, ngunit inutusan pa din niya ang pagpapasakop natin kay Kristo Jesus. Magpasakop tayo kay Kristo Jesus. Inutos niya iyon. Sa paanong paraan?
Nung si Jesus po ay humarap sa publiko sa kanyang baptismo sa pamagitan ni Juan de Bautista, ano po nangyari? Bumaba ang banal na espiritu sa pamagitan ng anyo ng isang kalapati. At ang Diyos Ama ay nagwika, ito ang aking anak na aking kinalulugdan. Sumunod kayo sa kanya. Magpasakop kayo sa kanya. Nangyari rin ito sa transfiguration. This is my son who I'm well pleased. Listen to him. Makinig kayo sa kanya. Magpasakop kayo sa kanya. Ang nag-utos, ang Ama. Ang nag-arrange, ang Ama. Ang nagsugo, ang Ama. Sinong sinugo? Ang anak na bugtong ng Panginoong Diyos, Ama. So sa pangalawang punto, balikan po natin ang paghuhugas ng muling pagsilang at pagpapanibago ay dumarating sa pamagitan ng banal na espiritu. The washing of the rebirth or regeneration and renewal comes from the Holy Spirit. In the book of Ezekiel, makita natin kung paano nilatag ang pagliligtas at paghuhugas ng Diyos. I will turn your heart of stone to heart of flesh. I will sprinkle clean water in you. Lilinisin kita ng malinis na tubig. Papalitan ko ang pusong bato ng pusong laman, pusong nakakaramdam. At ito'y gawa ng banal na espiritu. Kaya makita natin, letter A, ang muling kapanganakan ay espiritual. Nung si Seven ay pinanganak, that's his first birth. Yun ang kanyang birthday, physical birthday. Pinanganak siya sa sinapupunan ng kanyang ina sa physical na pagkakataon. But he is yet to experience the second birth or the regeneration of the spirit. The second birth is spiritual. You must be born again. Sabi ng Panginoong Yesus kay Nicodemus, paano ako babalik sa sinapupunan ng aking ina gayong ako'y malaki na? Sabi ni Jesus, the wind blows wherever it pleases. Umahangin ang hangin. Ganon din ang banal na espiritu. Hindi mo mawawani kung paano siya kumilos. Pero darating ang pagkakataon na bibigyan kanya ng bagong pananaw, bagong buhay, bagong kaisipan. Lahat bago. Ang panibagong puso at isip ay spiritual. Kung paano ang rebirth, ang born-again experience ay spiritual, ang panibagong puso at isip ay spiritual. God will turn your heart of stone to a heart of flesh. Hindi ka naman dati naniniwala kay Kristo. Hindi ka nga naniniwala si Kristo ay Diyos. Hindi ka naniniwala sa Trinidad. Pero bakit hindi mo ito matanggal-tanggal sa isipan mo? Bakit kaya hindi mo ito lubusang maigupo at mapaniwala ang sarili mo na ito'y kasinungalingan lamang? Sapagkat pag binago ng Diyos ang puso mo, kahit anong pagtanggi mo sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi sasapat ang kapangyarihan mo pagkat ang Trinidad na Diyos ang kinakalaban mo. Darating ang panahon, magugulat ka, bakit ko naiintindihan ito? Wala naman ako pake dito dati. Ayoko nang makinig eh. Wala akong pakialam. Pero ba't hindi ko malabanan ang salita ng Diyos? Sumusugat. Masakit. Nakakaramdam ako. Masasabi ko lang, purihin ng Panginoon na ikay nakakarinig, nasusugatan ng iyong puso. In the Old Testament, He said, I will turn your heart of stone to a heart of flesh. Yung dating matigas na puso, dinudurog ng Diyos. Ay mali, hindi pala dinurog. Pinalitan. There's a surgery that happened in your heart. Ang tigas ng puso mo dati, hindi ka nakikinig, pero ngayon nakikinig ka. Hindi mo maintindihan, ba't ako nakikinig? Bakit hindi tumatanggi ang aking puso, ang aking isipan? Pagkat ang katotohanan ng Diyos ay nagpapalaya, nagbabago, at ay gawa ng banal na espiritu. Kahit anong salita dito ng pastor, kahit anong turo ng iyong kapatid, mahal sa buhay o kung sino man ang nagsasabi sa iyo ng mga katotohanan, kung hindi kikilos ang banal na espiritu sa iyong puso, walang mangyayari. Salamat sa Diyos, sa Trinidad na Diyos, na hindi lamang nagsugo ang Ama ng anak. Ngunit nagsugo din siya ng anak, nagsugo ng banal na espiritu na masisigurado natin na tayo magkakaroon ng bagong kapanganakan, bagong puso, bagong isip,
And these are all spiritual work. Nung tumungtong ka dito, kapatid, di ka naman inoperahan. Wala namang binago sa'yo. Di ka naman indoktrinahan para ma-brainwash. It's not a washing of brains. It's a washing of hearts done by the Holy Spirit. Paglilinis ng puso at isipan. Wala akong kapangyarihan bilang pastor para baguhin ang iyong mga isipan. Ito'y iniiwan ko sa kapangyarihan ng Trinidad na Diyos at specifically sa work ng Banal na Espiritu. Pangatlo, baka nalilito na kayo sa outline ko, ha? This is point 2, letter C. Ang bunga ng Banal na Espiritu ay napapakita sa physical na pamumuhay. Hindi natin pwedeng lokohin ang ating mga sarili, mga kapatid. Kung talagang ikaw ay binago ng Panginoon, ni-regenerate ka, magpapakita ito ng bunga. And what's that? It's the fruit of the Holy Spirit. You can't help but be changed by the love of God, by the work of the Holy Spirit. Nagtataka ka, bakit ngayon umiibig na ako? Why do I care so much? Why do I love? Why do I have joy? Why do I have peace? Why do I have patience? Kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. These are all from the Holy Spirit. Pag binago ka ng Banal na Espiritu, magmamanifest ito sa katawan mo lupa. Kung dati kapag nagalit ka, sinusuntok mo kagad yung kaaway mo, ngayon, nabago na. Kung dati pag nagagalit ka, minumura mo kagad, ngayon nagbago na. May pagbabago at ito'y nag-translate into a physical realm from the renewal of spirit, from the regeneration, spiritual regeneration, nag-translate ito sa physical life. Nagbabago ang gawi mo. Kapangyarihan lamang ng Diyos ang kayang gumawa niyan. Ang daming relihiyosong tao, mababait. Pag sinabi kong mababait, kasi sinasadya nilang magpakabait, hindi dahil binago sila ng Diyos. Bakit? Kaya mo nang magpakabait eh. Bakit? Ano ba yung kabaitan? Paggawa ng mabuti, magandang asal, pwede mo na magawin yun. Pero yung eternal na kaligtasan na nagsasanhi ng eternal na kabanalan ay hindi mo kayang gawin. Lalabas at lalabas ang kabulukan mo kung hindi ka niligtas ng Diyos. Kaya ang pinakamababait na tao ay gumagawa pa rin ng napakasaba. At iisipin nila, hindi ko karapat dapat parusahan kasi mabait ako. Mabait ako eh. Ginagawa ko yung mabuti eh. Kasama dyan yung mga religious people who doesn't believe in the finished work of Christ, but they only believe the tenets of their religion. Dahil lang sa relihiyon. Hindi. Ang nagligtas sa atin ay natapos na gawa ni Kristo at kung bakit tayo nananampalataya sa relihiyon ng Kristyanismo ay dahil sa natapos na gawa ni Kristo. At ang resulta nito ay tayo nagpapakabanal at pinapabanal. Hindi baliktad. Sa gawa ng tao, magpakabait ka, magpakabanal ka, gawin mo to, huwag mo tong gawin, para ikaw ay maligtas. In the religion that was given and made by the Triune God, not made by the hands of man, hindi nakapangalan sa tao, ngunit nakapangalan kay Kristo Jesus, at ang Kristo Jesus, ang ulo, ang puno ng iglesia. Ang mangyayari, susunod ang tao sa salita ng Diyos. Hindi dahil inutos ng kanyang relihiyon, hindi dahil sinabi para makapasok ng langit itong gagawin mo, susunod siya dahil resulta ito ng kanyang kaligtasan. Kaya ka gumagalaw, kumikilos, nagpapakabanal dahil niligtas ka ng Diyos. Hindi para maligtas. Kaya ka umanib sa iglesia ng Panginoong Diyos, hindi para maligtas ka. Ngunit ikaw ay sinama ng Panginoong Diyos, pinasok sa kanyang kawan. Ngayon ligtas ka na. Wala kang kawala sa Diyos. Kaya kailangan kakitaan ka ng buhay na may bunga ng Banal na Espiritu. Natapos tayo sa Ama. Natapos tayo sa Banal na Espiritu. Ang ikatlong punto, basahin po natin ulit ang ating teksto. Ang sabi po dito,
Babalikan po sa verse 5, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior. Sa paanong paraan ito lahat naganap? Paano ito lahat nangyari? It was all initiated through the finished work of Jesus Christ. Sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, sa ikatlong punto po natin, si Jesucristo ang ating tagapagligtas. Well, we use the word interchangeably that we are saved by God. But specifically, when we talk about the Godhead, sino ang tagapagligtas in a sense that He is the Savior of the world? It is Jesus Christ. Si Kristo Jesus, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng sala ng tao. He is the Savior of the world. Literally, He is the Savior of the earth. He's not the Savior of Mars, Jupiter, Neptune, Pluto, or kung anumang ibang planeta. Pero naniniwala ako, kung may tao dun ngayon na hinirang ng Diyos, bawa, nagpadala si Elon Musk ng tao dun, no? Mga astronaut. Isa dun, elect. The same Christ who was sent by the Father to earth can save the man on Mars. Siya pa rin ang tagapagligtas, hindi nagbago yun. He's not Savior of Mars. He's the Savior of man in Mars. Kung meron man na hinirang ng Diyos. Sa madaling salita, hindi na nilimitahan ng Diyos, ng distansya, ng oras, ang pagliligtas ng makapangyarihang Diyos, Jesucristo. Bakit? Ano ba sinabi ni Kristo? Kung hindi ba naman siya Diyos, hindi niya sasabihin ito. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. That is a claim of deity. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yun ang sinabi ni Kristo Jesus. Kung hindi siya kasama sa Trinidad na Diyos, kung hindi siya Diyos, wala siyang karapatan na sabihin, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi niya sinabi, isa ako sa mga daan. Hindi niya sinabi na isa ako sa pinagmumula ng buhay. Isa ako sa mga katotohanan. He was so confident in saying, I am the way. I am the truth. I am the life. Sabi ko nga ibang Kristo na sinasamba ko sa sinasamba ng Roman Catholics. In-explain ko to sa mga kapatiranan sa Masbate, ang kaibahan. Sabi ko, ang Kristo ng mga Romano Katoliko, kailangan ng nanay para magligtas. They need the mediatrix. Kinakailangan nila si Maria na pumagitan sa Diyos. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, Kristo, Jesucristo, siya lamang ang tagapagligtas. There's no other mediator between God and man, but the man, Jesus Christ. Eh, tao naman pala, hindi Diyos eh. Dito natin makikita yung tinatawag na hypostatic union. Pastor, ano na naman yan, hypostatic union? Ang hirap na nga ng Trinity, nadagdagan mo pa. Na hindi natin pinapahirapan, pinadadali nga natin eh. Bakit? Salamat sa Diyos na si Kristo Jesus ay nagkatawang tao. Kung hindi siya nagkatawang tao, wala tayong kapag-asa. Sinong mamamatay para bayaran ang ating kasalanan na kinakailangang bayaran ng buhay? Si Kristo Jesus bilang Diyos galing sa Ama, sinugo ng Ama, nagkatawang tao. Kanyang panandali ang tinanggalo, kanyang isinantabi ang kanyang pagiging Diyos sumandali. Upang siya'y tablan ng pako, tablan ng spear sa kanyang tagiliran. Dahil kung hindi, hindi mababayaran ng ating mga kasalanan. Kaya salamat na lang sa Diyos at nagkatawang tao siya. Siya'y namatay, nabilibing, at muling nabuhay. Hindi lamang siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Siya ang gumanap ng pagbabayad ng buhay. Hindi sinabi ng Ama, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sinabi ng Ama na, Mahal ko kayo. Padadalan ko kayo ng aking anak. Pero ang anak ko ay hindi pwedeng mamatay kasi wala siyang katawan.
imaginary lang. Bala na kayo kung paano ito mangyari. Hindi. Pinakita niya yung sistema. It is by one man that sin entered the earth. And all died. And it's only by one man, Jesus Christ, who died on the cross, paid the penalty of sin because He lived a holy life. Kaya tayo napawalang sala. Letter C, Siya ang nanagumpay sa kamatayan at kasalanan. He is the one who overcomes sin and death. In totality, it was the work of the Triune God, but it is Jesus Christ who rose again from the dead. Mula sa kamatayan, siya'y muling nabuhay. And we can say, O death, where is thy sting? Nasaan ang kapangyarihan mo, kamatayan? Si Kristo, bilang Diyos, ay nabuhay mag-uli. Ang kanyang katawang lupa ay hindi napanatili ng kamatayan sa lupa. Ito'y nagkaroon ng pananagumpay laban sa kamatayan. Kung hindi siya Diyos na nagkatawang tao, hindi niya kayang buhayin ang kanyang sarili. Sabi niya, ako lamang ang may kapangyarihan magbigay ng aking buhay at muling magbuhay. I am the resurrection and the life. And whoever believes in me, even though they die, they will be resurrected or they will live again. Kay Kristo Jesus naganap ang pagliligtas ng Trinidad na Diyos. Our salvation was completed by Christ. Representing the Trinity, at kay Kristo Jesus natin nakilala ng lubos ang Trinidad na Diyos. Nang dahil kay Jesucristo, naisulat ang New Testament at nailatag doon ang napakalinaw na meron palang Ama, merong Anak, at may banal na Espiritu. Napagtitignan natin sa Old Testament, kailangan mo pang hukayin ang hukayin para makita mo yung distinction. But in the New Testament, it was very clear that it is the work of the Godhead, the Triune God, kung bakit tayo nangaligtas. Ang challenge ko ngayong hapong ito sa atin, itong hamon, nananampalataya ka ba sa Trinidad na Diyos? Do you believe in the Triune God? You may say, yes, I believe in Jesus. Or you might say, yes, I believe in God the Father. But do you believe in the Triune God revealed in Scriptures? Hindi ito pagtatalo kung maipapakita mo sa akin sa Biblia ang salitang Trinidad, maniniwala na ako. Hindi. Hindi ganito yun. Hindi mo makikita literal na Trinity na word. Pero makita natin ang persona ng Diyos. Pinakilala niya ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Nananampalataya ka ba sa Trinidad na Diyos? Kaya nga, mag-aral ka ng salita ng Diyos patuloy upang mas makilala mo kung sino ang nagligtas sa iyo. Huwag kang titigil na makontento ka na ligtas ka. Hindi ba kapag ikaw ay, kunyari lang, ano? Ikaw ay nag-agaw buhay, nawalan ka na ng malay, at ikaw ay naligtas. Pagising mo, una mong hanapin, sino yung nagligtas sa akin? Sino yung nag-rescue sa akin? Gusto mo makilala kung sino ito. Ganun po ang ating ginagawa linggo-linggo. O sa loob ng isang linggo, marami tayong pag-aaral, kinikilala natin kung sino yung nagligtas sa atin. Nadidiscover natin sa pamagitan ni Jesucristo, ni-reveal niya ang kanyang pagiging Trinidad na Diyos. It is through Christ. Kung hindi Trinidad ang Diyos, tignan natin ito ng mabuti. Kung hindi Trinidad ang Diyos, kung hindi Ama, Anak, at Espiritu Santo ay isang Diyos, may kahati sa glory ang Diyos Ama. Ang pangako niya, hindi siya maghahati ng glory kahit kanino. Ang Diyos ay iisa sa tatlong persona, kaya makakasiguro tayo ng ating kaligtasan ay buo at ganap. At tayo din ay magiging ganap balang araw. When Jesus Christ stretched out His arms on the cross and when He said, "It is finished," tetelestai, naganap na, ito ay pagsangguni sa banal na Ama at sa banal na Espiritu Santo na pagpapakita, it is a report to the Godhead, it is finished, it is done. It was uttered in human language. Sinabi ito sa pamagitan ng tao, ng salitang pangtao na maintindihan natin.
malaman natin, naganap na, nagligtas na ang Diyos, manampalataya ka sa natapos na gawa ni Kristo Jesus. Ito'y buo at ganap at darating ang panahon sa pagbabalik ni Kristo, tayo din ay magiging buo at magiging ganap. Bilang isang mananampalataya, believe in the Triune God. Believe. When we say believe in the Triune God, it's not just about, yes, I believe in the Trinity and so what. No. It's about obeying the commands of the Triune God. Ang instruction ng banal na Diyos sa Trinidad ay nakakalat sa aklat ng Biblia. Kilalanin natin kung anong sinasabi niya at sundin natin. Believer, don't only believe in the Triune God, but worship the Triune God. Sambahin mo ang Trinidad na Diyos. Hindi ka sumasamba sa tatlong Diyos. Magkaliwanagan tayo, kapatid. Iisa lamang ang ating Diyos. At ang ating iisang Diyos ay nagpakilala sa tatlong persona. Pero ito, magkaintindihan din tayo. Kung hindi Diyos ang Diyos na Trinidad, hindi niya magagawa yon. Huwag nating ilagay sa pagkaintindi ng isang created being gaya natin, paano nangyari? Tatlong persona, isang Diyos. Maubos ang buhok natin, hindi pa natin lubusang maintindihan. Hindi pa natin lubusang maintindihan bakit? Kapag lubusan mong naintindihan ng Diyos, hindi siya Diyos. Ulitin ko ha, kung lubusan mong naintindihan ang misteryo ng Trinidad na Diyos, hindi siya Diyos. Kung nasubukan mong maipaliwanag kung ano ang Diyos, hindi Diyos ang pinapaliwanag mo. Laging may matitirang misteryo sapagkat tayo ay katawang tao lamang, lupa. Tayo ay limitado. Pangatlo, don't only believe in the Triune God, don't only worship the Triune God, but share the Triune God. Yes, share the gospel of Christ, but make sure na paintindi natin sa kanila na ang pagliligtas ay nagmumula sa tatlong persona ng Diyos. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi ko naman sinabi na mag-lecture ka ng Doctrine of Trinity kapag nag-share ka ng gospel. Pero ang punto natin dito, maisawalat natin, maibahagi natin. Eventually, wag ka lang titigil sa mga invento ng tao ng pag-share ng gospel for spiritual laws, mga the bridge, ano pa yung ibang style. It takes a lifetime. It takes a lifetime to share who God is. Start with Christ. To the unbeliever, sa hindi mananampalataya, wala kang kapag-apag-asa. Ang kalaban mo ay nag-iisang Diyos sa tatlong persona. Tinalo niya ang kamatayan at kasalanan. Sino ka para magmalaki sa Trinidad na Diyos? Sino ka para ka lamang langgam na magsasabi, hindi ako naniniwala sa iyo? Sino ka? Pangalawa, salamat sa Diyos dahil may pag-asa na binibigay sa isang makasalanang tulad natin, sa isang rebelding katulad natin, sa isang tampalasan katulad natin, na yumuyurak sa Trinidad na Diyos, may pag-asa kay Kristo. Believe in the finished work of Christ. Repent of your sins. Si Kristo lamang ang Diyos anak na makapagbabayad ng iyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Tanggalin mo ang kayabangan mo sa iyong puso. Magpasakop ka sa salita ng Diyos. Magpakumbaba ka sa kapangyarihan ng Trinidad na Diyos. Huwag mo ito gawin bukas, gawin mo ito ngayon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat sa iyong salita na patuloy nagbabago, nagpapabanal, lumilingap sa iyong mga anak. Salamat o Diyos sa pagsugo mo ng iyong anak na si Kristo Jesus at sa pagsugo ng banal na Espiritu na patuloy nagbibigay sa amin ng kaliwanagan ng pag-iisip. Naglilinis sa aming puso't isipan, nagbabago nito, nagbibigay ng bagong kapanganakan. Salamat o Diyos. Salamat sa iyong pagkilos bilang isang Trinidad na Diyos na aming sinasamba. Wala kang katulad, nag-iisa ka, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos na nagpakilala sa tatlong persona.
Maraming Diyos-Diyosa na nagpipilit gayahin ka. Maraming mga Diyos-Diyosa sa mundong ito na nagpipilit na abutin ang kaya mong gawin. Pero ang Trinidad na Diyos, ikaw lamang ang may kakayanan na gawin lahat ng iyong pinangako. Simula sa pagkakalalang ng sanlibutan hanggang sa pagkawasak nito, hanggang sa pagbibigay muli, paglalalang muli ng bagong langit at bagong lupa, ang Trinidad na Diyos lamang ang makapangyarihan sa lahat. Kaya kami po'y nagpapasakop, patuloy na sasamba sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Ito ang aming panalangin. Sasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Tayo po'y